Again, welcome to my YouTube channel. Nagawa po ako ng barong kasi magtatabas po ako ng dalawang rolyo. Pero kukuha muna po ako ng isang piraso kasi gagawa po ako ngayon ng barong na walang aging. Para po dun sa mga nanay na gustong manahe pero wala naman silang aging. Dito po, papakita ko sa inyo kung paano natin bubuuin yung barong natin na hindi na natin kailangan mag-aging. Babas muna ako ng tela na 3 yarda. At ang kukunin ko pong barong ay medium. Ngayon, ang inuuna ko pong tabasin ay yung harap. Kasi pag inuna po natin yung likod, sayang po yung matitira. Pagka po kasi yung harap ang inuna natin, malaki yung matitira. Tapos, ang tip ko po sa inyo, pagka po bangkito, wag po paayon ang kuha. Kailangan po laging pahalang. Ito pong collar na pang ibabaw, hindi ko po ito binibiyak. Ganito po talaga yung barong. Yan, ito pwede po ng paayon. O, yan guys. 3 yarda yung kinuha kong tela para mabigyan ko kayo ng idea kung ilang yarda ang bibili nyo kung ang anak nyo ay medium lang ang size. Kasi sayang naman kung bibili kayo ng sobrang tela tapos hindi naman po ninyo magagamit. O ito guys, ito yung 3 yards. Isagad po natin yung tela, yung dulo doon. Tapos po dito, mag-plus po kayo ng 2 inches. O yan guys. Pag nagtabas po talaga ako, plus 2 inches. Ito yung may butones. Ay, hindi. Ito yung may uhalis. Yan. Pag nagtabas kayo, isagad nyo po siya doon sa taas. Oh. Tapos, guys, pag isa-isa lang, ganito lang. Pero mamaya po kasi, pag nagtabas ako, gagamitin ko po yung cutting machine. Tapos guys, yung sa right side, kailangan po tanggalin nyo itong urea. Ito na po yung lalagyan ng butones. So yan, nakuha na po natin yung right side. Yung natira sa front, pwede na natin gamitin sa back. Kasya po siya. 60 po ang width kasi ng Katrina. Ngayon, pag kinuha nyo, huwag nyo pong kalimutan yung allowance nyo dito sa baba na 2 inches po. Para po magpaparehas yung inyong slit mamaya. Yan. Wala po tayong karita-ritaso. Nakuha na po natin yung front at saka po yung back. Huwag na po kayong mag-allowance sa sleeve kasi may ano na po talaga siya. Ayan o. Meron na po talaga siyang allowance doon. Ito na yung collar natin. Tapos, kailangan pantayin. Pero, mapapantay nyo pa rin po naman ito mamaya. Pag kayo ay pag tinahina. Ito po yung bangkito natin. Pagka po kasi isa-isa, mahirap pong gupitin. Ito na yung bangkito natin. Yok natin ay 2 piraso. Ito guys. Ilapat nyo na lang po siya dito. Yung pong nanood nung nag-collar ako na kamay ko lang ang nakikita, sana mapanood nyo po ito. O, ito siya guys. Para wala kayong problema mamaya pag nag-collar, lagyan nyo na siya ng tanda doon. Tingnan natin kung ilang po ang kinain ng medium na polo. Dito po tayo sa 35 and a half po kasi ang ano eh, ang 1 yarda.
O yan. Isang yarda. Eksakto guys. 1 yard and a half ang kinain ng polo natin na barong. Ito yung left side ng barong natin. Ang ginagawa ko dito, ito tip ko lang po sa inyo to, kasi pagka po yung medyo baguhan kayong manahin ng barong, eh, minsan po hindi nasasakop yung ilalim. Ayan, i-fold nyo po muna siya ng dalawa. Ayan guys. Tapos, ito siya o. Pasok nyo yung isang yon dito. Ngayon, sakupin nyo siya ng kahe. Ayan, sisimula kayo sa laylayan. Ayan o, yun siya guys. O, kinagat natin yon. Pag tinihaya nyo po, sisiguraduhin nyo na mas naka-adjust ito kaysa dito. Oh, ayan siya guys. Oh, oh. Ito yung sa uhalis. Ito naman sa bubutonesan. Dating po dito, maliit lang po ang ikagat nyo. Oh, ito siya guys. Ilapat nyo na po dito sa likod. Yan, ito po, o, tingnan nyo. Ngayon, pag nilapat nyo po sa likod, ayan. Auto na siya, guys. Ngayon, para hindi kayo malito, ayan. I-fold nyo to palabas, tapos ito, tiklupin nyo po siya ng maganda. O, ayan. Yung maliit lang. O, ayan na siya, diba? Tapos itong isa, ito, itong left side, kahit po alin, pwede naman eh. Kasi back to back, buo naman ito. Mapwera lang po printed ang gagawin nyo, hindi po pwede. Kailangan kong left, left. O yan. Diba, nakatiklop na po siya. Puo natin itong left side. O yan siya, guys. Etong kanyang shoulder, yan, itama nyo na po doon sa isang yon. Tapos ito, itaklop nyo na po siya doon. Ayun, guys. Tatlo na sila. Magsara kayo doon. Tapos ito, oh. Punta kayo dito. Pagsama-samahin nyo yung tatlo. Ngayon, ito na po yung isa. Ito yung sa bubutonesan, yung right side. Tiklop nyo. Ito, itong tip nito, ipatong nyo doon sa ganito. Taklob nyo to. Ayan na siya guys. Oh, ganyan ang itsura niya. Ngayon, babaliktarin na po natin. Oh, na siya guys. Nabaliktad na natin. Yan. Umanggas natin kung saan yung nuts nyo doon, yung kurbada, hanggang doon lang po kayo. Yung
body natin. Ito siya, guys. Oh. Itong manggas, idapa nyo dito sa body. Nakatihaya yung body, nakadapa yung manggas. Gupitan nyo po yung dinaanan ng tahe. Ayan, nagupitan na po natin. Kapain nyo yung tinahian nyo doon kanina. Ayan. Oh. Yan guys. Ito na yung manggas natin. Kagatan nyo siya ng maliit. Ayun o. Oh. Yung hindi halatang walang edging. Tapos idiretso nyo po dito sa slip. O, oh, yun guys ah. Diniretso natin doon sa slip. Pero hindi tayo nanggaling dito. Dito lang tayo sa gitna. Ganun din po dito. Mula doon sa slit. Yan. Tahian nyo ng maliit. Maliit lang po. Tapos, kumurbada rin kayo doon. Guys, at dito rin kayo matatapos. Itong manggas, yan, nasa right side tayo. Tahiin nyo dito. Sa right side ito, guys, ha. Ngayon, yung tahiin nyo dito sa right side, ayun o. Magtatapos po kayo dito. Oh, hanggang doon lang tayo, guys. Gupitan nyo ngayon itong pinanggalingan nyo. Ah, nagupitan na natin. Babalik tayo dito sa wrong side. Pagdating sa wrong side, ito guys, tahian nyo na dito na 1/4. Pagdating po dito, dumiretso po kayo. Tapos, diretso na po tayo dito sa may slit. Po tinahin nyo to, tumapat kayo dito sa kanto. Ayun po yung kanto. Pagdating dyan, mag-lock na po kayo. O yan guys, o. Oh. Ito po yung manggas na natin. Yan.
Oh guys, ito na yung slit. Yung slit natin. Ayan dito. Pagpasok po kayo ng 1/4 tapos o yan. Guys, pagdating dito, tusok nyo doon, punta po kayo dito sa kanto, tapos guys, itong isa, ito yung slit natin, and dito tayo sa kabila. Guys, pagdating dito, i-fold nyo na ito. Tusok nyo yung karayom nyo doon. Tapos dito guys, i-fold nyo na rin ito ng kasing pantay ng kabila bago kayo umakyat doon. Ngayon, dito na po tayo sa collar. Ito na yung collar natin. Ito yung pilon. Ganito lang po to. Yan. Ito yung pilon. Ito yung collar. Kaya po medyo malapad dito kasi itatahi ko po siya dito sa pilon. Ayan guys, oh. Ang kagat ng pilong ko dito, ayun o, 1/4 lang. O yan siya guys. Magkasalubong sila ngayon. Itahi na natin doon, sisiguraduhin nyo na yung pilon na kinapitan nyo ay tuwid ang gupit. Para po pag pinold nyo siya papunta dito, yan guys, oh, tuwid din yung pilon sa ilalim. Nakikita nyo naman po yung pilon dito. Itihayan nyo po ito. Doon, pasadahan nyo po doon sa ito. Dandahanin nyo lang po para hindi mamulubot. Saka hawakan nyo ng pareho sabay. Siya. Ayan. Tanggalin nyo yung pilon. Pero huwag nyo isama yung tela. Oh. Ayun, dito sa gitna, lagyan nyo ng maliit na tanda. Ayan. Ngayon, eto na po yung
sa ibabaw. Sa ibabaw naman po, pag ito tinahin nyo, ikapit nyo muna itong kabila. Kung gusto nyo po, itihaya nyo. Yan. Tapos, sabay lang po ng hawak. Relax nyo lang po yung kamay nyo. O yan. Yan po. Okay na. I-fold nyo ito papunta doon. Kasi ito naman pong pino na tinabas natin, eksakto po siya dito. Kabila, i-plat nyo po muna. Ito naman kayo tumakbo sa pilon. Ngayon, pag binaliktad nyo, hold nyo po doon, dito kayo sa walang pilon. Ito guys, oh. Hold nyo doon, papasok doon. Ito kayo sa walang pilon. Tahian nyo lang maliit. Pero pag tinahian nyo guys, sabayin nyo ng hatak. Sila. Ayan. Ngayon, pumunta kayo dito. O yan, oh. Hindi sila masyadong pantay. Gupitin nyo po dito. Pero huwag nyo pong isama yung tinahin nyo. Pwede naman pong isama. Kaya lang, baka bumuka yung pilon nyo. O yan. Diba po, may tanda yun. May tanda rin ito. Eto, pilon. Eto guys, eto yung walang pilon. Eto yung may pilon. Etong nuts, tsaka yung nuts na yon, pagsamahin nyo. Yan. Tapos, pumunta po kayo dito, hawakan nyo dito. Sa dulo. Yan siya guys. Nakita nyo po. Ngayon, eto, itong ano na to, ayun o, magtira lang po kayo ng ganong kalaki doon. Tapos, hawakan nyo na rin po ito, saka po ito. Ayan yung tira, yun. Ilahin nyo po yung ilalim. Sabayin nyo po ng tahe. Oh, yan guys. Kakapit na natin doon sa body. Bago nyo po ikapit, gupitan nyo po dito. Para po hindi siya makapal. Tapos po itong nasa ilalim na to, yan, titingnan nyo din po kung pantay sila. Yan, hindi po masyadong pantay. Gugupitan nyo din po. Tapos po dito, yan, lalagyan nyo din po siya ng gupit. Ayan, kapit na natin ang ating collar. Tapos ito guys, tanggalin nyo na. Doon, magtira kayo ng 1/4 doon sa dulo. Ayan guys. Yung nuts natin, ito, magtatapat sila. Kaya lang, pag tumakbo kayo,
Alalay nyo lang po yung takbo. O, ito na siya guys. O, magkatapat. Pagdating dito, tanggalin natin yun. Ayun o, 1/4 din po yung matitira natin dito. So, ayan guys, naikapit na natin yung collar. Ayan na siya. Ngayon, dito, ayun o, nakatapat na kayo doon sa alinis. Hindi nyo na po ipo-fold to eh. Itapat nyo na po siya doon. Yun. Pagpantayin nyo. Tapos, isagad nyo po doon yung tahe. And guys, nakasagad. O, nakasagad siya. Ano po? Yun yung may pilon. Eto, itong isang to, yan, para po hindi makapal, itira nyo lang yung may pilon, medyo sumagad kayo ng buhit dito. O, dito sa kabila, ganun din. Masadahan nyo siya doon, kumantay kayo dito sa pilon. O, siya guys, o. Ito yung babawasin nyo. Ito yung pilon. Ito yung walang pilon. Yan. Ugupitan nyo dito. Yun. Tapos, baliktarin nyo na po siya. Nang ganun. O. Titingnan nyo po kung pantay. O guys, pantay. Ngayon, dito, sasara na po natin. Ngayon, ito, ito yung may pilon, kaya tinira natin. I-fold nyo yung maliit na yon papasok doon sa ilalim para malinis. Ayun guys. Oh. Ngayon, mula doon, hindi kayo doon tutusok ng karayom. Medyo umabante kayo ng konti. O yan o. Malinis na po yung pilon nyo. Hindi na kayo magpo-fold o ano. Ang antabayanan nyo na lang kung babagsak kayo dito. Yan. Ngayon, kung may levels kayo o sizing, dito nyo lang ilalagay sa gitna. O, pagdating dito guys, ingat-ingat kayo sa paghila kasi minsan dito sumusobra ng ganun. Ngayon, titingnan nyo din yung pinanggalingan nyo kung tuwid nga ba siya. O dito, ito yung may pilon, i-fold nyo na siya agad doon sa loob. Tapos ito, alalay na lang po kayo. Ito na yung sa may pilon. Dito tayo, balik tayo sa kabila. O yan siya guys, oh. Wala naman tumalon. Diretso. Basta po ganito yung prep nyo sa collar nyo, hindi po kayo magkakamali. At hindi po lulundag yung sinunglig nyo doon sa tahi nito. Ayun, pagdating po dito, kakapain nyo din po. Kailangan yung tahi nyo tumama din doon sa tahi nung nasa likod.
Ayan guys, oh. Color natin, ayan, oh, wala pong laglag yan, oh, yan. Ngayon, tutupian na po natin. Tapos na po itong ating barong. Ngayon, sa tupi, ang tupi kasi natin dito, medyo malaki. Kasi pangit po sa barong yung maliit ang tupi. Kailangan po 1 inch. Na po tayo. Pagdating po dito, yung pong pinold nyo doon na ganito kalaki, ganun din po ang ipopold nyo dito. Ayun guys, bago kayo tumawid, yan, spread nyo ng ganito, hawakan nyo doon, doon kayo mag-fold. Tapos, pagka po pinold nyo, yan, ipantay nyo kung magkasinlaki sila. Siya doon. O, yan. Tapos, ipod nyo ng kapantay niya. Kasi kailangan po patay sila eh. Ngayon, nandito na po kayo. Kunin natin yung pinanggalingan natin. Pantay nyo muna doon. Tapos, guys, pantayin natin yung eto guys, oh, pantay. Nakikita nyo po ba? Oh. Oh, yan guys. Tapos na yung barong natin na hindi dumaan sa aging. Oh guys, eto na yung barong natin na hindi dumaan sa aging. Eto po yung slit natin. Yan. Ito naman po, pwede ninyong paghiwalayin. Yan. Yan po yung slit natin. At ito po yung ating collar. Nakita nyo naman po. Kaya po, hindi ko na muna uuhalisan kasi ipapakita ko po sa inyo kung paano nyo uuhalisan sa kamay sa susunod na vlog ko na po pagtapos ko ng tabasin to. O yan, sana nagkaroon kayo ulit ng idea sa ginawa ko ngayon. At sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share. At sa mga nanonood ng videos ko, thank you!